Hello, what's up? This is Godman. Back again for another video. Unboxing po tayo from Kislek. Again, this is from Xiaomi. Kung hindi nyo po alam, sub-brand po nila. And bago natin buksan, syempre, expectations muna tayo. Meron daw siyang AMOLED na 2.01-inch bigger HD display. Good AMOLED. Mas tipid sa battery. And mas alam nyo na, pag black is black. Pag kulay is matingkad talaga. Buhay na buhay ang kulay. Abnormal heart rate warning. So, meron tayong ng heart rate. Stable Bluetooth 5.2 calling, which is good. Mabilis ang data nyan. And efficient. Mas efficient sa kuryente kapag ka Bluetooth 5.2. Double strap. Ibig sabihin, dalawang strap. Meron tayong extra strap. In case na nagsawa ka sa isang strap or madumi or kailangan mo linisin. Good. At least double strap. May libre na. Hindi mo na problema yung part na yun. This is the Kislek KS Pro. Okay, the KS Pro po, yun ang pangalan niya. Other features, 410x502 ang screen resolution. Screen to body ratio 90%, AMOLED nga daw, and what else? IP68 waterproof, good. Pwede siyang mabasa ng ulan. Always on display, may feature na ganun. Weather forecast, heart rate, blood oxygen monitoring, stress and emotion test, luxury metal body. Yo, metal body! 20 days standby, kaya niya. Built-in games, dapat yun ang nilalagyan ng games eh, pero may games eh. So, nandiyan na yan. AI voice assistant, supported niya, sleep monitoring and breathing training. So, yun. Supported niya both iPhone and Android. Buksan na natin! Lately, nawiwili akong gumamit ng ng smartwatch kasi na-realize ko yung importance na, especially sa pag-monitor ng heart rate. Lalo kapag may matatanda tayong kasama sa bahay, syempre nag-worry tayo kung atake ba sila ng high blood or natake na ba yung tibok ng puso nila, stressed ba sila or what else. So, lately, nakikita ko lang yung pinaka-function niya talaga. Kung gugustuhin natin na namamonitor lang natin yung health ng kasama natin sa bahay. Pwede naman sa ibang bagay, pwede sa inyo rin kasi pwede rin naman siya for workout para ma-monitor nyo rin yung heart beating nyo habang nag-workout kayo, nagsa-cycling, jogging, so on and so forth. Oh! So yun, andito yung kanyang extrang okay, black. This is rubber na makunat pero may konting lambot tsaka round edges siya, so hindi siya masakit sa balat, I'm sure. Mukha naman matibay siya, malambot yung feel pero pag inihila mo, palaba naman siya matibay. Okay, what else? Meron pa bang laman dito sa loob, hindi ko alam. Wala na. Ayun, eto siya. So magnetic. Ay, ibang styling tong cute. I like this one. May orange sa gilid. So parang ganito yan dating. Yes. Pero mamaya, checkin muna natin. So meron tayo dito mga sensors na available. Yun. At least meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. At least 6 sensors na nakikita. Nakalagay dito Ultra AMOLED Calling Watch. So pwede siya, supported niya ang calling. Yung IP68 at saka 24 hours help management. Yun, nakasulat lang doon. And then dito ang contact points para sa charging. And yung design niya actually similar ng konti sa sa kilalang high-end na watch, yung Apple Watch Ultra yata. Parang ganun ang design. Hawig lang, tingin ko, nakikita ko. Kasi may ganito rin yung sa gilid eh. Uy, ang ganang dial oh. Pakinggan niyo yung tunog ng dial. Tunog mayaman. And may butas tayo dito, possibly for microphone. And then yung pindot, sarap ng tunog ng pindot to. Yes, malutong pero hindi matigas. Dito sa kabila may speaker tayo, parang speaker grill yata yan ang dating. And of course, siya, napapalitan. Ito, dito pwedeng palitan yung ang kanyang strap. What else? Wala naman na siguro. And yes, metal body nga siya. Sakit yung pinitik ko. Metal body nga siya. Yes, ito ang metal body and yung bigat niya, ramdam mo na premium yung dating. Siyempre, tanggalin na natin to para ma-check na natin ang itsura in person. Turn on natin. Ayun, nag-vibrate. Ang lakas ng vibration. Ang lakas ng vibration. Ay, ang bilis ah. What? 2 seconds? 3 seconds? Bilis! Wait. Nakalimutan ko kasi siyempre kailangan i-charge yan. Hindi ko nakita yung charger. Baka walang kasamang charger to ha. Meron naman. And the manual of course. Pero sakala natin chicken niya. May isa pa. May nakita ko dun. May kasamang screen protector. Paano ito buksan? So, gusto ko makita. May kasamang screen protector. So, just in case lang. Ayan, kasama siya sa screen protector. Hindi natin gagamitin yan. Kung sino makakabili nito, sa kanya mapupunta yung screen protector. And of course, at ito po yung kanyang charging cable. So, yun. USB Type A at saka parang pogo pin style na charging port. Charging connection. Mamaya na yan. And ito, alam niyo na yan. Guess niya kasama to sa box. And of course, dahil nabuksan na natin, of course, tetest natin. Uy, I like the fit. At yung magnet. Malakas. Alakas yung magnet. Actually, yung gunting, talaga kumakapit talaga. Oh. Lakas yung magnet.
And of course, buksan na natin, makikita natin, kita rito yung calorie burn, yung heart rate. May calendar tayo rito, another calendar siguro yan. Blood oxygen, ito naman yung kapag nag-running, sa steps siguro ito malamang. Weather and the battery charge. Meron tayong 100% current battery charge. And of course, swipe tayo pakaliwa. Ay, gusto ko interface nito. Para mas maganda interface nito kaysa doon sa ginagamit ko. Mas parang makulay and mas premium lang ang dating. Wait, swipe. Punta tayo sa heart rate ko. Hindi man yata kailangan i-swipe eh. Pero alam ko pwedeng gamitin pala ito. But swipe ako ng swipe. 84 beats per minute. So I guess I'm normal. Normal naman yung ano ko. Umakit ng 99. What is this? Siguro sa blood oxygen naman tong isang to. Let's see. 97%. I guess that's healthy. Of course, meron tayo music control. And the volume. Next. Previews and the play. Mamaya, tetest natin. Baka kung gusto kong dagdagan. So gusto ko dagdag tong ang stress actually. Let's see kung stressed ako. 49. So nasa normal naman tayo na stress level. And sa swipe sa taas. Okay, na-adjust natin dito ang brightness. Okay, full brightness. So, nawala na yung kulay pagka nag-full brightness tayo. And baba ulit. Yan. Mas normal siya. And then torch. Okay. So para may flashlight kayo sa kamay. Pero hindi naman ito sado kaliwanagan, I'm sure. Let's see. Yun. So ganyan lang yung liwanag niya. Oop. Pwede na. Buksan natin ulit ilaw. And then AOD. Ito, AOD is always on display. That means, so kung gusto mo na always siya naka-on, which is malakas sa battery po yun, I wouldn't recommend that. Pwede, basta pwede nyo po siyang i-on. Pero sa duration siguro na ano to, i-always on ko na lang kasi nairita ako, na-mute ako siya, in-on and off. So pili ako alin ang gusto ko. Ito na lang siguro. I prefer this para mukhang ano. Hindi, pwede rin to. Ito na lang para mas okay-okay. Pero I wouldn't recommend na naka-on yan kasi malakas sa battery pag always on. Hindi siya namamatay. Hindi namamatay yung screen. May do not disturb mode lock. No password reset. Please set password in app. Okay. So mamaya i-install natin yung app. Settings. Raise to wake. Ito, mahalaga to. Ito dapat, usually dapat inaano nyo to. Ino-on nyo kasi para hindi kayo miat-mia pindot para lang checkin yung oras. Basta pagka naka-off na siya, itaas nyo lang yung kamay nyo. Papakita niya na yung screen agad. So, yeah. May 10 seconds duration. Pwede kayo mamili hanggang 1 minute. So, goods na yan. And then, menu style. Ito yung swipe up and down. Media sound. On natin. Gusto ko marinig mamaya yung volume niya kasi. And then, full volume natin. Lol, malakas oh. Malakas. Malakas, in fairness. Kaya maganda ang speaker niya. Pwedeng iset natin na yung susundin niyang ringtone is yung sa phone. Pero mamaya yan kasi hindi pa natin i-coconnect sa phone ito. Wearing detection, left hand. Tama, nasa left naman tayo. Left hand ito. Pwede pala ilipat sa right kung gusto natin. QR code, Bluetooth switch. Okay, siyempre on natin yan para sa pag-coconnect na mamaya sa app. And then reset and turn off. QR code. Okay, install ko muna yung app. Saglit. Please turn on Bluetooth. Siyempre, turn on natin yung Bluetooth. I believe this is KS Pro. Yes, KS Pro siya. So, confirm. So, ano muna tayo ng account natin? Wait lang. Set ko lang muna saglit. Set up ko lang. Yun. So, Matic na ganun na siya. So, i-coconnect na natin para mag-ano na sila. Mag-bind. Oh, bilis ah. That's what? 5 seconds? Siyempre, pair agad. So, bibigyan natin siya ng mga permission muna para mas ma-monitor nyo yung ating help dito. Yun, allow natin sa lahat ng mga pwede na meron tayong mga apps. So, check natin yung mga pwede natin magawa rito. Device. How about, dito na rin pala yung mga settings din. Maliban dito, may settings. Meron din dito setting. So, faces. Gusto ko check yung faces. Kung meron tayong iba mga options pa. Christmas ito, for Christmas. Ang gaganda oh. Ang gaganda ng ano nila, ng mga smartwatch faces nila. This one, mukhang ano, mukhang premium to. Hanap tayo ng gusto ko talagang i-install. This one, ito. Kando. I like this. Parang mamahalin itsura. Sinking to watch. Oh, bilis. Mabilis. Good, good. Upgrading. Uy, gando. Oh, pangmayaman na. I like this. Dagdaga. I wonder kung hanggang ilan ang pwede ilagay dito. Install. So, hanap pa tayo na magaganda ito. Parang trip ko rin tong isang to. So, install ko rin to. Yun, oh. Tingnan natin. Oh, gara, oh. Tsaka, ang gaganda ng collection nila, oh. May mga ganito pa, oh. Ah, wantusawa ko. Ay, ganda rito, oh. Ang gaganda rito. Ang dami pati. Ang dami pagpipilian ng mga watch faces. Parang ayoko ito ibenta. Ang gaganda. Yes. Stig. Ito, this one, oh. Lota to. Ang simple lang. Ang gandang tingnan. Kaya, wantusawa ako dito. Promise. Ang dami. Parang walang katapusan, oh. Ah, baka Nintendo Switch. Nintendo Switch! I like this. This one, pasok sa akin to. Install ko nga. Try lang. Tingin. Patingin. Oh! Look at that. Yes. Pasok din naman eh. Wala lang. May Nintendo Switch ako. So parang ang cute lang. Hanap naman tayo this time ng
Yung ano naman, yung music control. I wonder kung Matic yun. Wala. So, kailangan mag-open muna tayo dito ng Spotify siguro. Since, ano. Pero, tanggalin ko yung sound kasi baka makapiright tayo or hinaan ko na lang. Mahirap na makapiright. Play. Andito yung speaker. Wala dito. Makapiright tayo. Wait. Makapiright tayo. Ang galing. Pwede kong i-play dito. Yung isang yung smartwatch na ginagamit ko, hindi niya kaya yun eh. But this one, kaya niya dito mismo i-play. Pwede naman natin ilipat actually kung gusto natin gusto i-play. Kasi ito karet nandito. So, panalo. Andito talaga. That's one. Okay. What else kaya niyang gawin ulit? Yun lang naman yata. Most of the time, mostly. Yun nga lang. So, what else? Pag sa baba, notifications to. Kapag may dumarating na notifications. Let's try isang notification siguro. Call tayo sa Messenger. Wait. So, ito yung always on display. Pansin nyo. Yun. Inangat lang natin. Yun naman yung race to wake up. So, again, sleep. Oh, nag-notify na, oh. Check. Ang galing. Ay, so, panay ang ano, notification. Pasok ng pasok, ha. Ito naman sa text. Try natin kung tumatanggap siya ng text. This time, try naman natin kung makatanggap. Uy, nakatanggap nga siya ng text din, oh. Pwede text. So, dala natin. Pangit. Lagay natin. Pangit. Meron din. Pangit. How about call? Let's try calling this number. Let's call. Yes, supported po niya ang calling. At yung sinet ko kanina na dapat ringtone ng phone ang sundin niya at hindi sarili niya ringtone. Ganon din ang nangyari. I wonder kung pwede ko rin sasagutin. Hello? Again. Oh, so ito nga may sarili nga siyang mic. Playin natin to. Try natin kung may feedback lang. Cut na natin. So yes, meron po siyang sariling mic. Narinig ko doon ang boses ko doon sa phone, sa iPhone. Meron po siyang sariling mic. Di pwede dito na kayo sumagot. Hindi nyo kailangan sagutin yung hindi nyo kailangan hugutin sa bulsa nyo itong phone para lang sagutin siya. Andito na. Andito rin yung speaker. Andito rin yung mic. Pwede. Tumatanggap po siya ng calls. So, yun nga. This is, again, the Kisle KS Pro. Yes, it supports call notifications from your apps. Any chat apps, supported po niya. Tapos, dito sa mga notifications, you can choose which one yung ano. Like, kunwari, off mo to. Ayaw mo mag-notification dito. You can choose also the face. Pwede nyo i-on, pwede nyo i-off. Depende kung ano yung mga gusto nyo matanggap na notifications dito sa smartphone na to. And of course, supported din yung mga workouts, as you can see, dito sa app. So, you can say, pagka mag-start ka na, just set the go, set yun lang sa settings nyo. Allow all the time sa locations. You know, see? 2, 1, go. Pwede ka na mag-jogging. Yeah, may supported one for GPS and the maps. So, yes, you can do workouts here, jogging, running or biking, whichever exercise or workouts na ginagawa mo. Supported din po niya. As you can see, nandito rin yung pacing, steps, supported niya, steps, pacing, cadence, ilang kilometro na, gano'ng kalayo, the kilometers, your heart rate, the calorie. As you can see, yes, supported po niya, isi-show niya sa'yo. So, very nice po dito kay Kisle KS Pro. Marami po siyang paggagamitan and very useful po and sakto. Ang ganda ng fit plus the design. Meron tayong metal body plus this is an AMOLED screen. Buhay na buhay yung kulay talaga, hindi ito basta-basta na screen lang. And always on display, supported din niya. So, I like this one. So again, this is the Kisle KS Pro. If you are interested, I'm gonna leave the link in the comment section or maybe pin this in the comment section. Ang price po nito ay, base na nakikita ko rito, it's around 3,700 pesos. Yes. So kung gusto mo lang naman, mga basic lang ng mga kailangan mo like heart monitor, oxygen, blood pressure, plus yung pag nag-exercise ka, workout, plus supported po niya notifications, calls, SMS, plus as you can see, waterproof din po siya. Pwede kayo tumanggap ng calls mismo direct sa mismong smartwatch basta nakakonect po yung smartphone nyo using the official app. This app, make sure you install this app para mag-synchronize po lahat ng activities nyo using this Kisle KS Pro. Alright? Link is available sa comment section again and of course, available din po siya for iPhones
and Androids. Alright? So hanggang doon lang. I hope nagustuhan nyo. This is Scott Man. I'll talk to you again soon. Abangan nyo nga pala ito sa Shopee ko. Possible na event ako ito. I'm not really sure. Depende kapag nagustuhan dito sa family member ko itong watch nyo ito. Baka hindi ko na rin nabenta. But if not, abangan nyo sa Shopee store ko. The Aslan store. Alright? I'll talk to you again soon.